basura kasi nga marami na kami basura. So, hindi ko nakuha ng mga taga-Puerto. So, kailangan namin ipapas. Ngayon, babalik pa kami kasi marami pang basura doon. At yung iba, pinunta niya, dinadala nila doon sa baba. So, kami naman ang magdala doon sa kahit pa sa pangalan. Yan, kasama ko si Chief. Yes, Chief. Ay, nag-mooring kami ngayon mga Lutsi, study Germany. Kailangan mag-ingat ka dahil yung flooring nag-yelo siya. So, madulas ka, no? Madulas, tsaka malamig pa. Kailangan ingat lang talaga ng mga Lutsi. Tulad yung barko namin mga Lods, tanker. So may kabila din tayong barko, tanker din. Kaya hindi natin pwedeng talinan doon yung camp. Kasi nakikita nila sa video. At napaka, alam nyo naman yung Europe, napaka stricto, no? And ayan, nagantay kami sa tugboat na bigay yung lubid namin para dalhin na nila doon sa mooring beach. And sa para ma-secure namin sa mooring winch. Ayan yung mooring winch mga Lods. Kailangan talaga niya mga Lods, madalian yung pagbigay niya ng lubid kasi pag hindi, magdistansya yung barko sa jetty. So kailangan nakakumpleto siya sa manifold, nag-synchronize siya sa manifold. Kailangan saktong distansya talaga siya. Kaya minsan nag-adjust kami by tugboat, ayan, nasa gilid. Kailangan hindi natin may pikita mga Lods dahil makikipakamakita sa taga-Euro. Lalo na sa mga maglagay ng lubid sa tambor, kailangan mag-clear ka kasi yan, minsan napuputulan yung lubid, delikado, dyan marami kasi nadidiscretion yan. Kaya mag-libre ka pag may nakita ka na ngayon kasi titisahin siya. So yan, libre ka talaga mga Lods, kailangan mag-iingat ka rin kasi bukod na sa malamig, madulas pa yung flooring. Kailangan mo pang higpitan yan. Dahil loose rope siya, kailangan mahigpit talaga siya. Ngayon mga Lods, napakahirap na pag lalo na wala kang tulog. Ingat lang talaga mga Lods, so kailangan lalo na pag mooring time. Kailangan mga ganyan, adjust ka ng mooring. Kasi yung iba, hindi ka nakikita. O ito mo, pag maapakan mo pa yung lubid. So kailangan ingat ka talaga yung maapakan yung lubid. Ayan, tulad yan, bibig daw yan. Kasi kailangan pa namin iikot yan dun sa beach, sa mooring beach, para higpit talaga siya at i-lock namin. So hindi natin madala yung cam dun dahil baka kailangan talaga ng safety dun. So ayan na lang, dito lang tayo manood. Diyan naman mga Lods, ilagay namin yung firewire. So ang firewire mga Lods, ginagamit lang yan pag sa mga emergency, hinihila, ano na, pag may sunog. So ang firewire, hinihila namin, isa yung kable. So hinihila ng tugboat papalayo sa jetty para maiwasan yung pagputok ng linyada ng mga pipeline. So sana hindi mangyari ng ganun mga Lods. Ayan yung firewire, hinihila namin. So ganun lang yung mga Lods. Pagkatapos din natin mag-mooring, kailangan natin lagay yung rat guard. Yan ang dinadala niya. Yung kulay orange na yan. Kasi yung rat guard para walang daga na sampa sa barko. Kasi pag mahirap, pag may daga sa barko, mahirap na.
pala sa mga taga Batangas. Hirap si Mandoy, no? Saan man, third? Graduate ka pala ako ng LPU testing. Gandang tingnan yung view dito mga lods, dahil napaka green talaga, no, yung ano nila, napakalinis din naman. Ayan, kasi dito lang tayo, dito pwede makalapit doon sa May Manipul. Ayan, study Germany. Sobrang lamig dito mga lods. So yan, meron tayo dito tayo sa study Germany. So hindi tayo makalapit sa Manipul Lods kasi bawal dito, so napa-stricto ng Europe. Dito lang tayo mag-video. Ha? Ano, third? Lagyo! Adya sila ng mooring mga lods. Ayan mga lods, may chemical tayo dyan sa kabilang barko. Ayan, naglo-loading sila ng chemical, ethanol. Tayo lang yung gas dito mga lods. Kami lang yung propylene na nag-discharge. Sobrang lamig ito kaninang umaga, nag-snow. Ayan, may papasok na barko mga lods. So chemical din yan, mag-discharge din sila ng, maglo-loading din sila ng chemical. So dyan, papunta doon mga lods, diretso doon, Hamburg, Germany na yan. Chemical din yan na barko na yan. So ayan mga lods, punta tayong pupa. Yan yung rescue boat namin. And titingnan natin doon kung nandun pa ba sila. And then, clear na mga lods yung Prefo lifeboat. And para, so mga lods, napakaliit lang yan dyan, oh, papasok yung barko dyan sa kabila, sa kabilang terminal. Yan siya papasok sa may likod namin. Oil tankers yan mga lods, kumpanya niya. So hindi mo na kailangan manigarilyo dito mga lods, dahil para kang sigarilyo dito. Ako, makita nyo yung usok pag nagsalita ka, nakikita yung usok. Kaya mga lods, papasok yan siya. Yan nga sinabi ko, dito siya sa likod natin. And isa siyang LPG or chemical. I'm not sure mga lods, pero mag-discharge din yan siya. So parang LPG siya. Papasok siya doon sa may likod natin. Kaya
chine-check niya yung scan for flag mga lods kung napasok ba. Ayan ang pangalan ng barko, Happy Condor. Ayan, so chemical din yan pala malang mga lods, chemical tanker. Ayan, shoutout pala sa mga kaibigan ko dyan sa Palungpon Leyte, sila si Jungjung Sanico and Joseph Marilong, and lalo sa Bantigi. So si Paring Galvis, tsaka si Ayan and Kulas, si Piping. So ayan, God bless mga lods, sana nasa maayos kayong kalagayan, and see you soon. So yan mga lods, maraming salamat sa nag-subscribe sa akin and nanood ng video na to. And so, ito mga lods, dito kami sa Study Germany and sobrang lamig dito. So thank you mga lods, maraming salamat. Goodbye and see you next time mga lods. Thank you.